Hi guys! Welcome back to my vlog. Ngayon ang pag-uusapan naman natin ay kung paano inumin ang pills. Marami pa lang nagtatanong sa mga vitamins guys at yung mga dapat gawin halimbawa ng mga fertility massage at castor oil kasi nakikita nila sa comments. Marami na po akong videos ng ganyan guys, pagre-review ng vitamins at yung mga natural remedies nga natin. So i-click nyo lang po yung itong photo ko and i-click nyo tong videos at yan, bubungad at andyan po lahat yung mga videos ko. So, check nyo po kung ano yung mga problema nyo. Andyan na po lahat. At kung wala pa dyan, please request. Thank you! Pills ay hindi lang for protection or contraceptive. So, pwede itong pang-supply ng mga lack of hormones natin, gaya ng progesterone at estrogen, kung kulang tayo sa progesterone at estrogen. At pwede din natin gamitin para ma-regular yung menstruation cycle natin. Pero, dapat magpa-check up muna tayo sa doktor, as I said, case-to-case basis. So, may mga klase po tayo ng mga pills na pwede nating gawing supplement. So, depende po yan sa doktor kung ano yung findings po sa inyo. Kung halimbawa, mababa yung progesterone nyo. So, ire-resitahan nila kayo ng progesterone pills. Ito ay oral, pwedeng inumin lang, at pwedeng implants, pwede din yung mga IUD, yung intrauterine device, yung isasaksak sa matres na content ng progesterone, at meron din yung sinasalpak sa vagina natin na yung mga suppositories na progesterone. So, ayun, paano inumin yung regular na pills? So, alam naman na natin yung pills, di ba? At meron talagang instruction, guys, dyan. At hindi tayo mawawala dyan. So, ganito ang style niya. At minsan, meron din talaga dyan nakalagay na start. So, mag-start ka doon. And then, ganun lang. At iinumin natin to everyday within the same time. So, ang gawin natin, tignan natin yung medyo free time natin at doon tayo mag-start para everyday at least maiisip natin. At I suggest guys, dapat maglagay tayo ng alarm sa cellphone natin para pag mag-alarm yan everyday ay pills muna, ganon, para hindi makalimutan. So, iinumin natin to within 21 days, 3 weeks, at yung natitirang 7 days, no pills, yun yung tinatawag nilang breakthrough bleeding, at doon tayo mag-bleed o kaya mag-mens. Dito sa breakthrough bleeding, dito magda-drop yung hormones. And then, yung pills, i-replace niya yung normal cycle natin, kaya may bleeding. So, paano na naman natin itutuloy kung itutuloy pa natin ang pag-take ng pills? Halimbawa, 21 days natapos na natin, and then yung 7 days, 1 week, no pills. At kung itutuloy natin o isang banig na naman, yung pang 8 day, doon na naman tayo mag-i-start. So, ito yung mga possible side effect ng pills. Pag-take ng pills, pwedeng mood swings, emotional tayo, pabago-bago, up and down yung mood natin. Nausea, medyo nasusuka tayo, and yung breast tenderness, masakit at naninigas yung boobs natin. Bloating at medyo masakit yung ulo natin. Yun yung possible side effect nun. Kaya ang alam natin, yung mga iba dyan nagtatanong din na baka buntis daw. So, ganun effect din yun ng pills at minsan effect din ng hormonal imbalance yung mga signs na yun. At akala natin buntis tayo kasi pareho lang kasing mga signs and symptoms, di ba? Paano kung na-miss natin ng isang araw ang pag-inom ng pill? So, never mind kung ang purpose natin ay pang-supplement sa mga kakulangan natin ng hormones. Halimbawa, gusto natin ma-regular yung periods natin. Halimbawa, mababa yung progesterone natin or estrogen natin at yung doctor natin nireseta yung pills na to para i-take. Never mind, just continue. Pag nagka-miss kayo ng isang araw, next day, ganun pa rin, i-continue nyo pa rin. Kasi supplements lang yan eh. Kapag protection ang pinag-uusapan, yung mga contraceptive pills, halimbawa, pag nakamiss ka na ng isang araw at mag-continue ka sa next day, hindi ka na protected nun. So, alam ko naman, karamihan sa mga nanonood ng channel ko, yung mga gustong magbuntis, pag na-miss natin yung isang araw, just continue, never mind. Kasi hindi naman protection ang purpose ng pag-PPS natin, kundi pang-supply, supplement sa mga kakulangan natin ng hormones.
Then take note, dun sa mga 35 years old above na nag-smoke, itigil po natin ang pagpipilas kasi hindi po maganda to sa health. Magkakaroon po tayo ng problema sa puso, yung cardiovascular disease. So, 35 years old above at nag-smoke, it's a no-no po yung pills. Please. So, yun lang guys, at na-mention ko na sa previous videos ko yung mga benefits ng pills para sa supplements ng mga kakulangan natin sa hormones. Pero, dapat magba-check up tayo kasi case-to-case basis to at depende sa findings ng doktor kung ano ang findings sa atin. Doon magre-reseta yung doktor kung ano yung pills na nababagay sa case natin, nababagay sa problema natin. Thank you so much at sana nakatulong ang video na to. Please subscribe, click the bell button para ma-update po kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye and God bless!